Ang dami nagtatanong paano i-edit ang resource pack. What's up gamers, Breaks TV here and welcome dito sa ating bagong video. Alam ko na kung bakit kaya nandito sa video natin ngayon mga Lodi, kasi gusto mo rin gayahin yung texture pack na ginagamit po ni Don Breaks. So ituturo ko po sa inyo yan kung paano po natin gagayahin yung texture o resource pack na ginagamit po ni Don Breaks sa kanyang Minecraft. So pinanood ko po yung video niyon. Isa po ako sa fan ni Don Breaks. Shoutout nga pala sa kanya. And hopefully mapanood niyo to at ma-confirm niya kung ganito yung ginawa niya. Hindi po ako sigurado dito kung ito po yung ginawa talaga niya. Pero at the end of this video mga Lodi, magagaya po natin yung texture pack na ginagamit niya sa Minecraft niya, okay? So stay tuned lang. Kung bago ka lang sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, comment, subscribe, and hit notification bell kasi gagawa po tayo ng mga series natin sa Minecraft gameplay. So umpisa na po natin to mga Lodi, huwag na po natin patagalin pa. I'm assuming mga Lodi na meron na po kayong resource pack, okay? So kung bubuksan niyo po yung resource pack po ninyo, dapat po wala pala akong resource pack. Wait lang, ilalagay ko lang yung resource pack ko. Okay, so copy ko lang muna to. Yung ginagamit kasi talaga ni Don Breaks na texture pack is Faithful. Ito po yon. Okay, so nasa description po ng ating video ngayon kung paano nyo po i-download at panoorin nyo po yung video na gumawa nito kung sino man yon. Doon nyo po makukuha kung paano nyo po i-download yung Faithful na texture pack at saka Straight Tomb or Stratum. Dalawa kasi ang kailangan natin. Dahil ang ginagamit dito ni Don Breaks yung Faithful, yun yung pinaka-entire texture pack niya. Tapos kinuha lang niya yung wood. Okay, mga wood doon sa Stratum. Kasi ang ganda talaga, parang RTX talaga siya, no? Gumawa po muna kayo ng dalawang folder. Yung isang folder po, backup file ng texture pack. Para pag nagkamali ka, kailangan mong ulitin. Hindi mo na kailangan pang i-download ulit yung mga texture pack na dalawang yon. And then, isang folder kung saan tayo mag-edit. So, bubuksan ko lang po ito. Ito na po yung pinaka-backup natin, yung hindi pa na-edit. And dito naman yung folder natin na kung saan po dito tayo mag-edit. Dito sa folder na kung saan po tayo mag-edit mga load, gawa po kayo ng dalawang folder dyan. Ang gagawin natin is i-rename po natin to ng Faithful kasi dyan po natin ilalagay yung Faithful na texture pack. Tapos gawa rin kayo ng isa pang folder. Gayahin nyo lang itong ginawa ko para hindi po magkayo magkagulo-gulo. So ito naman yung isa sa Stratum or Stratum. Hindi ko alam kung paano talaga siya i-pronounce. So yan. So ang gagawin natin, kakopy lang natin to. Again, wag nyo pong i-cut. Okay, copy lang kasi backup yung pinaka main file natin. Kunin lang natin yung Stratum. Lagayin natin siya dito sa folder na to. Yan. Then kunin lang natin yung Faithful. Faithful po yan na hindi, ewan ko ba't ganyan yung pangalan niya pero Faithful po yan. So nandun na po sila sa loob ng mga folder, kanya-kanya lang folder. So ito, i-minimize muna to. Dito tayo mag-focus ngayon mga Lodi. Wala kayong editing na kailangan dito. Okay, copy-paste lang yung gagawin at saka ilo-load lang natin yan sa Minecraft. Okay, ganun lang, napakadali lang. So buksan mo lang yung Stratum. Okay, yung Stratum, i-extract file po natin yan. Okay, kailangan po natin i-extract file yung Stratum. So ayan, yan yung extracted files niya. So bubuksan nyo po itong assets, okay, Minecraft, textures, and then blocks. Sa blocks, okay, ngayon ihiwalay mo ngayon dito yan, sa gilid. Buksan mo itong folder na kung nasaan yung doon yung dalawang folder, then punta ka ngayon ng Faithful. Sa Faithful mga Lodi, okay, hindi nyo po ito i-extract, okay, ito lang yung Stratum lang. Kukunin lang natin yung woods dito eh, ilalagay natin dito. So, i-open mo lang to. Okay, double click lang. Pag may lalabas na maganto, close nyo lang po yan. Then, punta ka ng assets, okay? And then, Minecraft, texture, block. Block lang naman kailangan natin. So, ang gagawin po natin dito mga load, ikakopy po natin yung block na yan, okay? And then, ipipaste po natin dito sa loob ng folder na to. No, kung saan yung Faithful. So, pwede nyo na po itong i-X. X nyo na po muna yan para hindi po magulo yung screen ninyo. Okay, so meron na po tayong blocks. Bubuksan nyo po natin yung blocks ngayon. Okay, so yan na po. Naka-ready na po yan. Ngayon mga Lodi, ang next step na gagawin mo, kasi woods lang kailangan. Lahat ng mga woods, ng mga items, yun lang yung kukunin natin maliban siguro sa mga boat. Basta yung blocks talaga. Blocks, hindi yung mga like boat. Kasi yung boat, hindi naman blocks yung boat, di ba? So, normal lang talaga yun. So, blocks lang. So, pumunta ka ngayon ng Minecraft mo. Okay, sample lang po ito. So, paano natin makukuha lahat ng mga blocks na wood? So, ang gagawin ng mga ito, naka-ready na po itong mga ano ko dito. Ito, naka-ready na sila. So, meron pong anim na wood sa Minecraft. Meron pong oak, meron pong spruce, meron pong birch, jungle, acacia, at saka dark oak. Ewan ko kung meron ako na-miss. Pero yun na yun. Alam ko yun na yun. So yun na yun mga woods talaga, promise. Maliban dito, syempre, may mga warp. Kung gusto mo rin palitan to, pwede naman idagdag. Pero itong anin na to, ito na isa-sample natin. Kasi ang gagawin mo dyan mga Lodi, iisa-isahin nyo po yan. Kukunin nyo po yung oak planks, copy and then paste. Kukunin nyo po yung spruce, copy paste din. Ganun, isa-isahin yan. So oak planks po muna tayo mag-umpisa, okay? Sundan nyo lang po. Now, next natin na gagawin, ito po tayo sa folder natin, no?
Ngayon, nandito po tayo dito sa block ng texture pack ng Stratum. So, paano natin ngayon kukunin yung mga woods sa Stratum? Medyo marami po yun. So, ang gagawin mo lang, Lodi, punta ka sa search bar ng folder mismo, ha, dito. Type mo lang yung oak, kasi oak muna gagawin natin. Yung oak muna, lahat ng mga blocks ng oak muna yung lilipat natin. Okay, search mo lang po yan at lalabas po dyan lahat ng mga oak. Hindi po yung dark oak, ha. Yung oak mismo, kasi magkaiba yung woods na yun, diba? So, oak lang. So, lahat ng oak, dandahanin mo lang, i-scroll mo lang. At ito na yung mga oak. So, itong mga oak, ito mga Lodi, ano, oak door. Lahat ng oak nag-uumpisa sa oak, mga Lodi. I-copy nyo po yan. Okay, copy lang. Make sure lang. Ingat lang po kayo sa dito, mga Lodi. Kasi, pag nagkamali kayo dito, talagang magkagulo-gulo yung mga, yung texture pack nyo, okay? So, copy mo lang muna yan. Kung ano lang yung kinaya ng page, ng folder. Copy mo lang po yan. And then, i-paste nyo po yan dito sa loob ng block ng Faithful. Okay? Paste nyo lang po at may lalabas po dyan na replace. Okay? Huwag nyo pong i-skip. I-re-replace po natin lahat ng file kasi papalitan po natin yung mga oak wood dun sa Faithful na normal lang yung planks o yung mga woods ng parang naka-RTX galing sa Stratum. So, kailangan i-click nyo po yung replace. Okay. So, I think hindi pa yan tapos, mga Lodi. So, napalitan, ando na po, nalipat na po natin yung iba at napalitan na po yung iba doon. Dito, tuloy-tuloy lang kasi marami po yan. Actually, hindi lang po yung log. Actually, marami pa po. Next nyo lang. Ito, meron pa. Ito po yung natitira. Okay, so meron lang tayong natitirang apat. So, ikakopy mo lang. Okay, lahat lang talaga ng nag-uumpisa sa oak ng mga wood. Yun lang. Copy mo siya ulit. Balik ka sa folder ng Faithful. I-paste and then replace. Ganun lang. So, tapos na po tayo sa oak. Now, meron pa tayong limang woods. Ganun lang din po sa the rest ng mga wood. So, pakita ko po sa inyo kung napaitan na po natin. So, mapapansin nyo yung mga Lodi, yung Faithful, ganyan yung picture ng blocks niya. Pero hindi po siya makinis, di ba? Parang normal lang din naman siya. Ang gagawin natin, para lang maipakita ko po sa inyo, okay? Babalik lang natin yan dyan. Wait lang, babalik ko lang, ha. Pinakita ko lang sa inyo kung ano yung itsura ng texture pack ng oak plank sa Faithful na texture pack. So, pupunta ako ng folder ko ngayon. Buburahin ko na po ngayon yung Faithful. Okay? Buburahin ko na yan kasi papalitan na po natin yan, eh. Ito po yung folder ng Faithful, di ba? So, ang gawin mo, back ka lang, click ka lang ng back. Ito po yung blocks, di ba? Ito yung block na kung saan nandun na po yung mga oak planks or mga oak woods na blocks na galing sa Stratum. I-copy mo to, okay? I-copy mo lang yung block folder na yan. Huwag mo i-extract ulit. Buksan mo lang, double-click mo lang yan. Punta ka ng, ito, close lang to. Punta ka ng asset. Punta ka ng Minecraft, punta ka ng texture. Yung block na yan na nandyan, mga Lodi, andyan pa po nakalagay yung mga normal na texture pack ng oak planks na sa Faithful. So, ang gagawin mo, buburahin natin yan ngayon, mga Lodi. Buburahin natin yan. Tayan nyo lang, kailangan mabura po yan. Okay? Tayan lang. Kasi ipapalit po natin ito. Itong kinapi natin ngayon, yung block na kung saan natin nilagay yung mga wood galing sa Stratum, ipipaste po natin yan ngayon dito. Okay, so pag ganyan may lalabas, okay lang yan. And hintayin lang natin na ma-transfer yung block na yan mismo. Okay, hintayin lang natin. Okay, so andun na po, ito na po yung block. Okay, nandyan na po, okay. So X mo lang to, i-refresh mo lang para sigurado. Ngayon, i-copy mo na tong folder na to. Okay, kakopy mo na to. Punta kayo sa Minecraft mo ulit. Buksan mo yung nawala, diba, kasi tinanggal natin. Punta kayo sa Minecraft mo, open mo lang yung pack folder mo. Wala yan, diba? Dyan mo ipipaste ngayon yung edited. Okay, edited. Tingnan nyo to, mga Lodi. So, ayun din na siya. Okay, eto na siya. Ililipat na natin yan dyan kasi andito na po yan. Ilagay na po natin yan doon. So ngayon, ipapakita ko na po sa inyo yung itsura. Ito po yung ginagamit ni Dawn Bricks. Yeah! So hindi po ganun kagayang gaya. Hindi ko alam kung ganito po yung ginawa ni Dawn Bricks. Pero I think yan yung texture pack. Tong the spruce planks na yan, yan pa rin yung galing sa Faithful. Pero yung oak planks, yan na po yung galing sa Stratum. Nailipat na po natin sila dito. So, hindi lang. Papakita ko po sa inyo iba. So, ganito po yung itsura ng oak log. So, ayaw nyo pong palitan. Kung gusto nyo po ng normal lang, huwag nyo nang isama yung oak log na nakalagay dun kanina sa kinapi natin. Pwede mo nang hindi isama yon. So, ito yung strip na. Ayan, no? Tapos, yung door naman. Ito yung door. O, diba? Tapos, tingnan natin yung sign, kung ganun din. Okay, yung sign, goods. Yung fence. Yung fence, ganun din. Ganun din yung fence. Tapos, yung stairs, ganun din yung stairs. Ayan. Yung trapdoor, okay, ganun din.
So guys, napakaganda. Yan po, ganyan po yung, wag niyo pong isipin yung shader ko ha. Pero yung texture pack lang po yung focus natin dito na kung saan ganyan po yung mismo ano ni Don Briggs. Thank you mga Lodi, sana po ay nagustuhan at nag-enjoy ka at natutunan niyo po. Kung medyo, again, kung medyo naguluhan ka po sa tutorial natin na ito, please ulitin mo na lang, ganoon lang yung steps. Sundin mo lang yung ginawa ko, magagawa mo to. Thank you, thank you. Thank you so much, bye for now.